concert ng mga OFW sa Lebanon, patok na patok sa Saudi. Tampok ang mga invention ng mga kabataan sa science fair ng isang eskwelahan. At sa Doha, Qatar, achievements ng mga certified quantity surveyors sa Qatar, kinilala. Lahat yan sa Middle East News Roundup ni Maxi Santiago. Patok ang kauna-unahang concert ng mga OFW sa Lebanon. Pinerform ng weather band ang favorites from Bon Jovi tulad ng Living on a Prayer at Always. Dreams at Zombie from the Cranberries at pati mga Tagalog songs tulad ng Nosy Balasi. Special guest si Ricky Adjanyan na isang Armenian at nangangarap mahanap ang kapalaran sa Philippine stage. We were with them singing because they love to dance, they love to sing, you know, so I share my talents with them. Salamat at maraming sumusuporta. At the same time, marami din po kami mga sponsor na gumagambay din sa amin. Ginanap kamakailan ang Second Science Fair sa International Philippine School in Al Khobar o IPSA para sa mga mag-aaral mula grade 4 hanggang grade 10. Tampok sa Science Fair ang mga proyekto, eksperimento at mga invention ng mga kabataan na may kinalaman sa agham o siyensya. My SIP is all about homemade lip gloss. I made this by melting glycerin, petroleum jelly and old lipstick. My SIP project is a date sugar alternative. It's all about making sugar in a date form because these are very nutritious and it can be easy to add in your diet. Panauhin sa nasabing event ang mga kinatawa ng Saudi Ministry of Education, Eastern Province Directorate, Regional Commander for Middle East and Africa na Knights of Rizal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What I have seen today here in IPSA is really wonderful. There are many good inventors. Dr. Jose Rizal was a scientist and an inventor. And what I've seen today with the children here from grade 6 and grade 7, it's really impressive. Layunin ng Science Fair na pukawin ang kaisipan ng mga kabataan sa agham at mapagtibay ito lalo na ang pagiging malikhain ng mga kabataan. IPSA wants to strengthen the scientific literacy and innovative as well as creative skills of our learners. Yung feeling po na mapasali po sa science fair ng school namin, nakaka-overwhelm siya. Sa Doha, Qatar, nag-annual dinner ang Philippine Institute of Certified Quantity Surveyors, Qatar Chapter o PICS, na nagdiriwang ng 8th anniversary. Kinilala ng samahan ang mga accomplishment ng mga miyembro. To be competitive globally, we have to update our knowledge from time and again. So it's important because we're in the Middle East, we're competing not just with Filipinos but with other nationalities. So we have to be up to date and at par with what the industry is calls for. Layunin ng PICS na iangat ang kalidad ng mga Pinoy quantity surveyors, pag-ibayuhin ang skills at dagdagan ang kaalaman ng members. Aktibo rin ang PICS sa Filipino Community Service. We are going to have our first PICQS APC in December. That is a very important because this means that we are the body that can self-regulate and assess yung mga quantity surveyors to become certified quantity surveyors. Kasama si Nariz Furio, Rafi Beltran at RD De Leon, Maxi Santiago, ABS-CBN News.